What's up again sa inyo mga idol, and welcome back sa ating channel. And today's video mga idol, isa bibigyan ko kayo ng update dun sa inihin natin na malapit nang umanak mga idol. So titingnan natin kung ilan ba yung posible niyang ilabas mga idol. Then i-update ko rin kayo mga idol dun sa ating ipapagawang goat house, sa extension ng ating goat house mga idol. So samahan nyo ako, let's go! So good morning po sa ating lahat mga idol. So ngayon isa nagpapabiyak na po tayo ng kawayan, nagpapatistes. So nire-ready na natin mga idol yung para sa pamflooring po at sa mga materyales sa ating kulungan mga idol. Kasi ganito nangyari, yung kabilang tinatayuan kasi ng kambing natin mga idol is hindi po yan sa ating mga idol. So doon po yan sa kaibigan ng nanay ko mga idol. Ngayon sinusubukan namin na naawitan, nabibilihin namin, nasa ganun, mas mapaluwag pa natin yung ating mga kambingan. Kaya lang, ang nangyari is, hindi po binibenta. Then, meron naman tayong mga idol na biling lupa dun sa kabilang barangay. Kaya lang, hindi pa naiilo yung tubuhan, kaya hindi pa natin pwedeng gamitin. So, ngayon, is, pagtsatsaga na lang muna natin to. So, yung mga halaman na yan, yung mga halaman, tatanggalin yan mga idol, then ilalagay doon sa likod. So ang gagawin natin, gagawa tayo dyan ng isang hilera na abot ng kahit mga 10 to 15 na pitak mga idol. So kinakailangan, bago natin to iporma dito, kinakailangan lilinisin nga muna talaga natin to mga halaman. So yung kambingan naman natin sa kabila, hindi pa naman yung babawin na may-ari. So siguro baka mga 5 taon pa bago gamitin, kaya pwede pa natin gamitin mga idol. Kaya lang syempre nahihiya din naman kami dahil hindi naman sa atin. Kaya gusto na muna namin pagtatagalan is tatanggalin muna namin yung mga kambing na sa ganun, mapakita namin sa may-ari na pwede na nilang gamitin. Kaya lang mga idol is hindi pa nga naman nila gagamitin, kaya pinapagamit muna nila sa amin. Then kaya lang hindi nga natin mabili dahil ayaw nga nila ibenta. So respeto na lang natin yun mga idol sa may-ari dahil nga ayaw ibenta, kaya hindi natin ipagsasapilita na bilhin po yung kanilang lugar. A few moments later. And eto nga mga idol yung mga kawayan natin. So yan, kagandahan nito nung nakuha to is taga sa panahon. So ibig sabihin na harvest po tong kawayan na to, na talaga pong magugulang at talaga pong hindi to basa-basa mabubukbok or mabubulok or aanayin mga idol. Kaya ayun yung kagandahan na kukuha po tayo ng kawayan na taga sa panahon. So yan, pinapabiyak na namin. Then naibalad na rin naman to sa arawan ng almost 2 weeks. Kaya maganda na po itong gamitin mga idol. So yan, minibiyak na po. Yan mga kawain na yan is atin pa rin yan mga idol. So medyo marami tayong pinakuha. At ito po kasi is low cost lang na pagpapagawa po ng goat house. So hindi naman tayo ganun kadaming pera para sa ganun magpagawa ng mga bakal na kulungan. Kaya ito mga idol, so magtsatsaga na lang muna tayo dito sa kawayan. So maganda rin naman yung kawayan mga idol. Malamig siya para sa mga kambing natin. So malamig na kulungan yung mga gawa sa kawayan. Then magaganda tong kawayan na to mga idol dahil mga tuwid. Then taga sa panahon. So dito natin yan ihihilera mga idol. Siguro mga 10 to 15 po na room or pitak yung papagawa natin mga idol. Na sa ganon, mapaganda pa natin yung ating mga alaga. Then mas ma-upgrade po natin yung ating mga kulungan para po sa mga susunod po nating mga palahe mga idol. So halos lahat naman sila is buntis na. So yan, dito natin nga ihilera yung papagawa nating kulungan. Na sa ganon, mailipat din natin sila sa lalong madaling panahon mga idol. So yan mga idol, so pinapakain na po ulit natin sila ng ipil-ipil. So talaga po nga sanay na po sila dito sa aming binibigay na pagkain sa kanila ng ipil-ipil. So halos hindi mabuo yung araw nila pag hindi sila kakain ng ipil dahil nga nasanay na po sila mga idol. So yun naman yung kagandahan na yung alaga natin is nasasanay po sa mga binibigay natin mga idol. Na sa ganon, mas mapabilis natin sila mapataba. Then i-maintain lang natin yung lagi po nilang nakasanayan or yung lagi nilang hinahanap. Na sa ganon mga idol, hindi po sila nabibigla. Kung halimbawa sanay sila sa ipil, then ibabaguhin natin, ililipat natin sa kakawate. So may mga kambing kasi
na hinahanap po talaga kung ano po yung nakasanayan nila. Kaya yung ipil-ipil ay yan po yung halos lagi natin binibigay sa kanila araw-araw, na sa ganun mga idol mas mapanatili yung pagiging maganda ng katawan nila. Dahil dyan po sila sanay, kumbaga sa tao is, ayun yung favorite nilang pagkain mga idol. Kaya yan, kung napapansin nyo is talagang magagana po silang kumain at talagang nag-enjoy po sila sa binibigay natin pagkain mga idol. So yung ipil-ipil nga mga idol, uulitin ko, is safe po yan sa buntes at hindi po yan nakakatuyo ng gatas, na gaya nga sinasabi nila na nakakaiga daw ng gatas yung itong ipil-ipil. So nagkakamali po kayo mga idol, dahil ang ipil-ipil po ay napakayaman po sa protein na nakakatulong din po ito upang ma-deworm yung ating mga kambing. So natural dewormer din po yan yung ipil-ipil. Then at the same time, nakakatulong to mga idol upang mas mapabilis pong mapataba yung mga alaga natin. Dahil kung napapansin nyo naman, yung mga alaga ko is dito ko talaga napapataba sa ipil-ipil mga idol. So halos lahat sila is dyan po tumaba mga idol. So eto nga mga idol yung ating inahin na halos malapit na pong umanak. Siguro mga ilang araw na lang o isang linggo na lang is aanak na to mga idol. Dahil ang due date niya nga mga idol is ngayong katapusan or mas mapapaaga mga idol, o kaya mga around February 1 to February 3. Pero feeling ko is nalalapit na po siya mga anak mga idol. So yan mga idol, so kung napapansin nyo is napalaki po ng tiyan niya. So itong video na to is kinuhanan ko siya habang hindi pa siya nakain mga idol ngayong umaga. So yan, sana mga anak siya kahit mga dalawa lang, okay na tayo mga idol. Pero kung magiging tatlo mas maganda, dahil mas maganda po yun, dahil mas malaki po yung ating tutubuin mga idol kung tatlo po yung magiging anak. Pero mas maganda kung kahit dalawa lang. So sana lamang yung babae mga idol, na sa ganun sulit na sulit yung ating paghihintay. So ito yung possible na magiging unang anak ni Red Bron, yung back natin na binenta natin. So ito po kasi yung una niya nakastahan dito sa atin mga idol. So yan, medyo malapit na talagang umanak to. So nakikita ko na talaga na naglalabas na siya ng likido dun sa kanyang are. Then yung daddy niya mga idol is talagang sangkal na sangkal na. So halos para talagang ang daming gatas na itong inahin na to mga idol. So kagandahan din naman kasi dito is nagbuntis siya ng healthy mga idol. So bago siya nasampahan is maganda po yung katawan niya. Yun po yung kagandahan na bago po natin i-breed ang isang inahin is ready po yung katawan niya. Meron po siyang maganda pangatawan, na sa ganun mga idol maganda rin yung ilabas itong mga bisiro sa atin mga idol. So ito rin isang inahin ko is halos malapit na rin umanak tong traditional na to mga idol. So mga idol, so yung aking isang maititip sa inyo, pag meron kayong mga bagong panganak na inahin, so maganda kung makakapagbigay din kayo ng penicillin mga idol. So pagkatapos mga anak, huwag nyo munang pakainin mga idol. Na sa ganun, hindi po humilab yung tiyan niya dahil nga sariwa pa yung tiyan niya. So kaanak niya lang mga idol, kaya kinakailangan huwag nyo munang pakainin mga idol. Then pwede kayong magturok ng penicillin. Then pagkatapos nyo magturok ng penicillin, pwede po kayo magbigay ng calcium borogluconate or yung CBG. So nakakatulong po yung CBG, yung calcium borogluconate, para ma-boost po yung gatas ng isang inahin. Para mas maganda po yung paglabas ng gatas niya at para po mas maganda yung supply ng gatas niya sa kanya mga magiging anak mga idol. So yun yung aking mga ginagawa pag kami bago kong panganak na inahin, then hindi ko muna pinapakain mga idol. Kung halimbawa ng anak ngayon, so kahit mga 2 hours or 3 hours or mas matagal pa doon is huwag nyo muna papakainin. Kasi yung tiyan niya is sariwa pa, nilalabas siya pa yung mga inunan. So kaya huwag nyo muna papakainin mga idol. Then pag halimbawa yung inunan is halos 3 hours na hindi pa nalabas, kaya kinakailangan mabahala na kayo na sa ganon, humanap kayo ng vet or ipacheck up nyo kung ano po ba yung possible na nangyari sa inahin nyo mga idol. And mga idol, so pwede rin kayo mag-prepare ng malunggay. So ipakain nyo yun. Pagka halimbawa kinabukasan, nakapanganak na, ipakain nyo malunggay. Nang sa ganun, mas maparami po yung gatas ng isang inahin mga idol. Then pwede rin kayo maghanda ng chupon o kaya poster milk, yung pang-backup nyo na gatas sa inyong mga bisiro mga idol. Kung halimbawa umanak ng triplets, quadruplets, is matutulungan nyo yung inahin na, na mapadede ng maayos yung kanyang mga anak. Nang sa ganun, mabuhay po lahat mga idol. A few moments later. So yun lang mga idol para sa araw na to. Huwag nyo kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit nyo na rin yung bell button para maging update kayo once na mag-upload tayo. So maraming salamat sa inyo lahat and God bless.